So, ito na ngayon yung nire-request nyong video. I-assemble natin yung laruan natin na hammer type. Swing muna. Maglagay lang tayo ng pin. Ito, maliit na pin. Dito sa swing niya. Tsaka Allen dito sa taas. Ayan. So, maglalagay lang tayo ng O-ring. Ayan. O-ring yung ginamit natin. Hindi tayo gumagamit ng kopa kasi yung style kasi ng kopa, tumatalsik yun pag na-swing mo at saka na naiputok mo ng hindi sinasadya. Yung kopa kasi iba yung design nila. Unlike sa swing natin, merong guide sa gitna para hindi niya patalsikin yung mga ano natin, yung O-ring. Susunod nito, lagyan natin ng ano, ng O-ring yung valve housing natin. Yan. At saka yung maliit na O-ring. Yan, nahulog. Ito, sa loob ito. Tulad din nung ano, nung sa side lever natin. Ayan. Check mo lang sa butas. Ayan. Check mo sa butas kung pumasok na yung O-ring. Ayan. Pumasok na siya. So, lagyan natin ng O-ring sa bandang likod para sa seal ng swing niya. Ayan. Isa. Dalawa. Ayan. So, yung ano natin, yung stainless ito. Nilagyan ko ng slot para pwede nating higpitan ng 12mm na open wrench. So, ito na. Tatry natin yung ano, yung pin. Kung kakapit yung O-ring sa loob. Maglagay lang tayo ng konting silicone oil. Ito yung ano, yung dapat yung i-check. Halimbawa, sumingaw yung ayan, ayaw mag-focus. Ayan. In case na sumingaw yung bulb nyo, dito nyo siya tingnan. Paikot. Kung merong nakaharang na ano, na chips na maliit. Pero pag wala, check nyo lang kung ano. Kung walang damage yung bulb seat mo. Ayan. Pero pag okay yung dalawa, makikita mo naman ano, dito, kahit paikutin mo, pantay yung ano niya. Yung lapat ng ating valve housing. So, try natin ipasok kasi nalagyan na natin ito ng silicone oil. Ayan. Notice nyo ang lalaki ng thread natin. Hindi nyo ito basta-basta ma-loose yung thread nito. Malaki yung thread. So, sa loob ng receiver natin, may nilagay akong ano, Allen dito na mahaba. Ayan. Ito. So, yung purpose naman nito, dito papatong sa nut na mayroong nylon lock. May nylon lock yan sa bandang dito. Hindi natin kayang paikutin yan ng kamay lang. So, kailangan nating i-screw muna sa loob. Ayan. Try natin. So, gamit lang tayo ng Allen para i-screw natin sa receiver natin. Ayan. So, higpitan lang konti. Huwag masyadong mahigpit. Ayan. Yung tamang-tama lang na hindi siya matatanggal. Tsaka yung ano natin, yung nut natin sa loob, purpose naman nun, pwede mo siyang higpitan para
pababa yung ano, yung nilalapatan ng o-ring na ng ano natin, ng spring. Pwede mo rin siyang higpitan yung ano natin, yung spring pag niluwagan mo 'yon kasi pupunta 'yon palabas. So, na-gets na yung ano, yung system ng ano natin, ng bulb housing natin at saka yung pin. Kung gusto mo yung luwagan, yung spring, iscrew mo ito pa clockwise, higpitan mo para bababa yung ano, yung nut natin. At kung gusto mo naman na tigasan yung ano natin, yung bag spring, luwagan mo 'yon para aabante palabas yung ano, yung nut natin. So ganito na siya. Maglagay lang ako ng silicone oil kasi pagkatapos nating i-assemble, lagyan natin ng ano, hangin para malaman natin kung magsisil yung valve natin at saka kung hindi magle-leak. Ayan. Ayan. So, notice nyo, matigas yan. Kasi, pag nag-tuning tayo, mas maganda talaga mang matigas. Kasi, nirestrict niya kaagad yung hangin na lumalabas sa opening ng port natin. Kung malambot, minsan delayed yung ano, yung pagsarado ng valve natin. Ito, hinigpitan ko lang kasi gusto ko na yung butas nito mag-align sa ano, sa taas dito banda. Ayan. Ayan. So pantay na siya. Maglagay lang tayo ng ano, ng gauge. Ito yung gauge, 3000 PSI. Lagay tayo ng silicone oil sa thread. At sa mismong bunch washer natin. Ito pa rin yung ginagamit ko kahit sa ano, side lever. Ayan. So, dito maglagay rin tayo ng silicone oil para yung thread natin safe yan sa ano, sa corrosion. Kasi pag may moisture, nagki-create yun ng corrosion sa loob. Yan, higpitan na natin ng 24mm na socket trench. Yan. So, malapit na. Maglagay lang tayo ng ano, ng o-ring dito sa regulator natin. Pansin nyo, may iba't ibang kulay tayo dito. Same size lang yan. Pwede nyong ilagay kahit anong size dito. Yan. Pwede yan. Pero yung nakalagay sa kanya is black. Para mas malambot ito, lagyan lang natin ng silicone oil. Ayan. Ayan, malambot na siya. So, nalagyan na natin ng O-ring yung regulator natin dito. So, ipasok natin sa receiver. Hindi pa to align yung regulator niya. So, magte-testing lang muna tayo. Ayan. Ayan, naguhitan ko na yung alignment na dapat yung gauge at saka male fittings natin papagitna sa kanya yung ano, yung barrel natin. So, ito, magli-leak test tayo. Simple lang, magli-leak test tayo. Ganyan lang. Saka takpan natin ito. Para hindi tayo magsayang ng hangin. So, ito na. I-check ko muna. Double check ko muna bago tayo kakarga. Kasi, SOP yan. Ayan. Dito may o-ring na. Check nyo yung, ano, yung regulator niya. Kung niluwagan yung, ano, yung fuse niya. Yung burst disc niya. Minsan kasi dito tayo nagdi-drain. Before tayo magkumarga ng ano, hangin, make sure na nakasarado lahat. Ayan, sa ganitong situation, sa ganitong setup, pwede tayo magkarga ng hangin dito. Kasi meron ng
Banjo washer sa cage. Meron na rin tayong o-ring dito. Kahit wala yung swing, kaya nating, ano, pwede nating lagyan ng hangin. Yung maganda dito, pag nag-leak test ka, dito ka lang maglalagay ng dishwashing liquid mo, or di kaya dito, kung may singaw yung bulb mo. So, lagyan natin ng hangin. Ayan, lagay ko muna. Ayan, tingnan nyo yung gauge. Ayan. Tumaas na yung ano, yung may laman na yung receiver natin. So, tanggalin ko yung female. Ayan. So, yung output niya is nasa 1.7. Yung laman naman niya, parehas lang. Siguro, kulang na yung ano natin. Kulang na yung scuba tank natin. Nasa ganyang pressure na lang siya. So, papakita ko muna kung paano ina-assemble ito. Yan, lagay lang yung swing. At saka sa likod, maglagay lang tayo ng nut. Kami lang yung gumawa ng nut nito kasi customized na nut. Stainless din ito. Lahat, halos lahat ng parts ng hammer type natin is stainless na. Yung spring lang yung hindi. Kasi carbon steel yung spring natin. Ayan. So, nilagyan ko pa ng isa. Kasi double nut daw, sabi ng may-ari. Yung may-ari pala nito, si Sir Don Amador. Ayan. Pangatlong order niya ito sa akin, yung unit niya, meron na siyang naunang order sa akin, tsaka yung natira ta sa atin dito, yung dalawa. So, ito yung isa. Yung isa naman is naka-butt stock. So, ayan na. Meron na siyang swing. So, next natin gagawin, ito yung trigger housing niya. Nilagay ko na yung trigger pull, secondary niya. Ayan. Same lang yan sa ano. Same lang ito sa side lever natin. Dito rin tayo mag-a-adjust. Ayan. Notice nyo na medyo malapad yung ano natin, yung secondary natin. Yung purpose ko naman dyan is kung malapad, hindi basta-basta siya masisira. Kasi mahaba yung area na nakakapit silang dalawa, parang ganito. Kahit maiksi lang yung ano niya, yung patong niya, at saka mahaba, hindi siya madaling masira dito, yung pinaka-edge niya. So, pag ganyan. Pero kung manipis naman, ayun, sa katagalan, madaling masira yon. Kasi, konti lang yung side, yung part na dumidikit sila. O, kung sa katagalan, halimbawa, nag-slide na siya sa maliit na contact, ina-adjust na lang nila pag ganyan. So, lalaki na yung slack. Yung sa atin, pinalapad ko, parang ganito siya. Kahit maliit lang yung patong niya, hindi siya mag-slide kasi mahaba. So, yung travel ng trigger pull mo, magiging maiksi pa rin. Pero, mas safe siya kasi mahaba yung, ano niya, yung contact. Nag-gets niya yung ang ibig kong sabihin. So, kaya pinalapad ko siya kasi mas patagal masira yung ano niya, yung pinaka-edge ng trigger natin. So, ito, maglalagay lang tayo ng silicone oil dito sa hammer niya. Ayan. Tsaka ipasok natin. Ayan, ganito lang yung pagpasok ng trigger, ng hammer niya. Stainless din ito. So, lahat ng parts nito ay stainless. Sandali. Sana yung pin niya. So, ito na yung pin niya. 1/8 yung ginamit ko para mas lalo siyang matibay.
At saka notice nyo sa receiver natin, sa ano niya pala, sa trigger housing natin, hindi ako nagbawas ng 1 inch. Yung habol ko naman dito is yung pin natin, hindi siya basta-basta luluwag kasi makapal ito, both sides. Yung mga maninipis, minsan pag nagkaka, instead na yung hammer yung magsaslide sa pin, yung pin na mismo yung nagsaslide dito sa housing niya. So ayoko nang manipis. Yung sa iba ganito lang, manipis lang. Sa atin naman is makapal yan. Yan. So yung hammer natin, yan. Nakita nyo yung ano niya, yung contact niya. Ayan. Maliit lang. Pero walang aberya ito kasi direct ito. Wala tayong link na nilagay. Kasi yung mga link minsan, maglalagay pa tayo ng pin bawat link. So, minsan mayroong ano, mayroong tatawag dito, konting slack pa na parang hindi siya fix na katulad nito. Kung ano yung galaw mo sa ilalim, lahat ng kalabit mo, same lahat. Walang tendency na mag-malfunction kasi direct ito. Ayan. So, ito yung design na ginawa ko para hindi rin kayo mahirapan. At saka, mas madali sa inyong ano, mag-ayos ng mga laruan nyo in case na kailangan nyo ayusin. Ito, may set screw akong nilagay. Ito yung adjuster ng spring niya, hammer spring. Sandali, wala pa tayong spring sa loob pala. Kalimutan ko. So, pwede natin padaanin yung spring sa kabila. Pwede rin dito, pwede rin sa kabila. Ayan. Ipupush ko muna yung pin. Ayan. Matigas na. Ayan. So, ilagay ko yung spring. Yung spring natin, notice nyo, maliit. So, bakit maliit? Manipis ito, at saka manipis yung ano niya, yung wire na ginamit ko. Pero, ito yung nakapagtataka. Bakit ang liit ng spring, at saka sobrang lakas naman niya. At saka kung mag-cock ka nito, yan, yung travel ng hammer natin. Yan, yung mag-focus. Aray, naka-gold ka yung sa ilalim. Yan, yung travel ng hammer natin, maliit lang. Titingnan nyo mamaya. Papakita ko mamaya. Ito yung spring. So, ilagay na natin. Kasama ng hammer natin, pababa. Yan. Ito yung pin niya. Pag nag-final na ako, naglalagay ako ng konting Loctite dito sa dulo para hindi gagalaw yung pin niya. Ayan. Ganyan lang yan. Ayan. So, mahina pa yon. Ito. Lalagyan natin ng tension sa ilalim. Yung maganda dito, halimbawa may grip ka, hindi mo na kailangan baklasin yung grip para mag-adjust ng hammer spring mo. So, ayan. Malakas na. Malakas na ito. Sa ganito siguro, mga velocity nito nasa 900 na. Ayan. So, tapos na yung housing natin. Pwede na natin ito ikabit sa ano, sa ating receiver. Ayan. Maglagay lang tayo ng 6mm na Allen bolt sa ilalim. Ayan. Higpitan lang. Ayan. Almost done na tayo. Ayan. At saka maglagay tayo ng clip para sa barrel natin. Ayan. So, anim ito.
anim na clip. Anim na alin pala sa isang clip. Mali-mali minsan yung sinasabi ko, pero alam niyo naman yung ano, ibig kong sabihin. Ayan. So bali, pag naglagay ka ng ano, ng barrel mo, ikaw na yung bahalang mag-adjust sa tension ng spring mo sa barrel. Bali, dito siya. Kung gusto mong higpitan yung kapit ng o-ring mo sa barrel, so medyo atras mo lang konti yung ano, yung barrel mo. Ayan. So, yung ang laruan natin, malapit na matapos. Ayan. Almost done na siya. Ito naman yung ano niya, yung para sa buffer tube. Maglagay lang tayo ng alin na 6mm sa likod. Tatlo ito. Ayan. Tatlong bolt ito. Dalawang maliit na 4mm. Maling alin din siyang nagamit ko. Ayan. So, tatlo siya para mas lalong matibay. Ayan. Ito yung dalawa. Dalawang maliit. Pero malalim yung ano nito, yung thread. Para mas matibay pa rin yung ano natin, yung receiver natin. So, sa ganitong setup, pag halimbawa, naka-tactical setup na siya, so, malabo na itong lagyan ng ilagay sa buttstock. Kung gusto mong ilagay ito sa buttstock, magpagawa ka sa akin ng hanggang dito lang. At saka tanggalin na yung ano, wala na ito sa buttstock. Dito, hanggang dito lang yung sa buttstock natin. Ayan. So kung ano, so kung subukan ko, magre-release na ito ng hangin kasi may laman na yung ano natin, yung receiver natin. So, yan na. Almost done na. Kung gusto mong medyo maporma, lagyan mo ng rail para sa bypass dito sa ilalim. Ayan. Ayan. So, madali lang. Ayan. Napakaganda. So, na-explain ko na sa inyo yung mga parts nito. So, sobrang dali, diba? Ba't pahihirapan natin yung sarili natin sa mga mararaming o-ring, sa mararaming o-ring? At saka tayo rin yung mamablema balang araw. So, mas okay na yung simple at saka matibay. Kung sa performance naman, hindi rin ito patatalo kasi kung sa lakas lang, malakas ito. At yung accuracy naman, nasa barrel yun. Ilang porsyento lang yung sa receiver. Para sa akin, 80% nasa barrel yun. 20% sa barrel, sa receiver natin. So, kung meron kang receiver na matibay, tsaka madaling gawin, so, ano pa yung hinahanap mo? So, ito na yun. Hindi ka naman kayo dinidiscourage na hindi na kayong bibili ng mga mamahalin. Nasa sa inyo po yun. Kung practical kayo, edi dito tayo sa ano, sa abot kaya natin. Pero kung passion nyo talaga yung bumili ng mga collection ng mga gawang imported, so nasa sa inyo na yun. Pero sa atin dito, kahit local made lang tayo, yung mapapasiguro ko lang sa inyo na yung mga unit natin, may warranty na 1 year warranty, at saka in case na magka-problema balang araw, kayo yung ano, pinaka-priority namin na dapat naming ayusin yung mga laruan.
kaysa sa mga gawa ng iba. Kasi para na rin sa kasiguruhan ninyo, assurance ninyo na pag bumili kayo ng unit namin, eh obligado din kami na tugunan yung mga pangangailangan ninyo, limbawa sa maintenance at saka sa limbawa may pa-repair kayo, kami na yung bahala doon kasi sa amin galing yung unit. Yan lang yung hindi nila kayang ibigay na kaya namin. Kasi pag bumili kayo sa iba, hindi ko naman sinisiraan. Pero yun lang, pag nabili mo, bahala na kayo. So minsan kami nga yung mga maker, yung nahihirapan. Kasi nahihiya rin kami na tanggihan, lalo na't kaibigan mo yung nakabili. So nasa sa inyo na yun. Choice nyo yun, decision nyo yun, at saan kayo masaya, doon kayo. Kung ano yung gusto ng yung gusto nyo, yun yung sundin nyo. So ito lang yung ano natin, malaruan natin na di hangin. Ayan, ready for ano na ito, ready for buttstock. Ay hindi, ready for ano pala, buffer tube. Ayan dito. Yan. Hindi ko na ipapakita kasi parang ma-technical tayo ni YouTube na yun. So, marami tayong gold dito. Mamahalin siguro ito kasi lahat, halos lahat gold. Maganda lang kasi yung yari ng gold. Nagmamatch sa stainless, nagmamatch sa itim, kumbaga contrast. So hanggang dito na lang yung ano, yung video natin. Magpaalam na ako kasi gabi na. So ingat kayong lahat sa pag-assemble ng mga laruan nyo, lalo na sa pagkarga ng hangin na galing sa scuba tank. Sobrang delikado niyan. So mag-ingat lang kayong lahat. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.